tila baga sa isang punto ng kanyang buhay. At least si Lovato ay kinukonsidera niya ang kanyang sarili bilang isang debotong Kristiyano. Sa kanyang interview sa The Ellen Show, sinabi ito ni Lovato. I have grown a lot spiritually. Like, I started going to church and I just refound my relationship with God, and so that to me was representative of the Holy Trinity. Fantastic. So paanong si Lovato ay nag-transform mula sa pagiging Kristiyano hanggang siya ay naging Antikristo, na kung ating makikita sa title pa lang ng kanyang bagong album ay nagpapakita na siya ay kumakalaban sa ating Panginoong Diyos, at may blasphemous na image na kung saan inilagay niya ang kanyang sarili doon. Kumakanta na mga kanta na mga pang-antikristo na mga kanta. Ika pa dito sa isang article, Demi Lovato remembers being attracted to everyone from a young age but felt shame because of Christian upbringing. Sabi niya pa dito, the singer told Jane Fonda they felt confused about their gender and sexuality as a child. Oo mga kaibigan, si Demi Lovato ay hindi sigurado kung ano ang kanyang kasarian. Kahit na pinalaki si Demi Lovato na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ngunit sa kanyang paglaki at dahil na rin sa impluensya ng mga nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na ang Hollywood, ay na-distort ang kanyang view patungkol sa human sexuality. At ang resulta nito, inamin niya noong May 19, 2021 na siya ay isang non-binary. Ito ay kabilang sa LGBT community. Ito pa ang video makikita natin dito mga kaibigan. The problem is na siya ay lumabas bilang isang non-binary. This is my truth, and I can't shove it down or suppress it any longer, or I'll end up where I did a few years ago, and I never want to end up there again. Over the past year and a half, I've been doing some healing and self-reflective work, and through this work, I've had the revelation that I identify as non-binary. With that said, I'll officially be changing my pronouns to they, them. I'm just finding myself so emotional because shame is joy interrupted. I can't tell you how much of my life I've lived in shame. There's nothing more freeing for me than to be unattached to a role that society wants me to play. I feel like the reason why that happened was because I was ignoring my truth and I was suppressing who I really am in order to please stylists or team members or this or that or even fans. I think it's important that, you know, I clarify what pronouns I want to use in the future going forward. And to me, it would mean the world if people could start identifying me as they, them. Ito na ang isang klarong signal na nire-reject niya ang sinasabi ng Biblia patungkol sa human sexuality. Makikita natin si Lovato na siya ay lumalabas sa daan ng apostasy laban sa ating Panginoong Diyos, at ikinahihiya niya sa pamagitan ng mga blasphemous na mga kanta niya sa kanyang bagong album. Nasa title pa lang, makikita natin mga kaibigan na siya ay hindi panig sa ating Panginoong Diyos. Kaya lang mga kaibigan, ito ang nakakatuwa. Noong 2022, si Lovato ay nag-walk back sa kanyang identity na tinanggal niya ang kanyang pagiging non-binary at in-announce na siya ay magbabago ng kanyang pronoun mula sa non-binary pabalik sa pagiging she or her. Ito ay dahil minsan daw nakakaranas siya na siya ay mas masculine, at other times mga kaibigan ay nararamdaman niya na siya ay mas feminine. Ating pakinggan mga kaibigan, si Demi Lovato. I've actually adopted the pronouns of she, her again. So for me, I'm such a fluid person that I felt like, especially last year, my energy was balanced in my masculine and feminine energy. So that when I was faced with the choice of walking into a bathroom and it said women and men, I didn't feel like there was a bathroom for me because I didn't feel necessarily like a woman. I didn't feel like a man. I just felt like a human. And that's what they, them is about for me. It's just about like feeling human at your core. Recently, I've been feeling more feminine. So I've adopted she, her again. But I think what's important is like nobody's perfect. Everyone messes up pronouns at some point. And especially when people are learning, it's just all about respect. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan, bumalik sa pagiging babae si Lovato, hindi dahil siya ay naging Kristiyano ulit,
kundi inaamin niya na ang kasarian ay pwedeng mabago na katulad ng tubig, na time after time ay pwede mong baguhin ang iyong identity ayon sa iyong nararamdaman. Noong 2021, naglabas ng album si Lovato ng patungkol sa Diablo na ang title ay Dancing with the Devil. Makikita natin dito na siya ay sobrang yumayakap sa kagustuhan ng Diablo at hindi sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa kasikatan, inanais niya na makuha ang atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagre-reveal ng kanyang mga identity. Ngunit hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang tunay na pag-ibig. Ang una niyang pag-ibig na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang dahilan din kung bakit ginawa ni Lovato ang album na ito ay dahil sa nabibigatan siya sa kanyang mga suliranin sa buhay. Nasa punto pa ng kanyang buhay, siya ay naging drug addict at naging alcohol addict. Dahil dito, akala niya na ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan ng puso ay kapag iniba niya ang kanyang sexual preference. Ngunit dahil dito, lalo pang namroblema si Lovato. Tumitindi ang kanyang problema. At kung ating mapapansin sa mga pictures ni Lovato, makikita ang kalungkutan sa kanya dahil hindi pa rin ma-cure ang kanyang sakit na depresyon. Kaya naman ginawa niya ang album na tinatawag na Dancing with the Devil, na ang kanyang niyakap ay instead si Jesus Christ ay niyakap niya si Satanas. Ito pa ang banggit ni Lovato. But that's the beauty of the fluidity of my life is that I am ever changing, ever evolving. I just never want to stop growing. At nito nga lang mga kaibigan, recently ay nilabas ni Lovato ang bago niyang album na tinatawag na Holy. Hindi ko mabanggit mga kaibigan dahil ito ay karumaldumal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit makikita natin sa title pa lamang ay inaatake niya directly ang ating Panginoong Diyos. Ito siguro ang utos ng Diablo sa kanya upang mawala ang kanyang mga problema sa buhay. Ngunit sasabihin ko sa inyo mga kaibigan, kailanman ay hindi mawawala ang mga problema natin kung tayo ay lumalayo sa ating Panginoong Diyos. Mapapansin natin sa kanyang album na ito, ang isa sa mga kanta ay ang title niya ay Heaven. Ngunit hindi ito tumutukoy sa langit na bayan, kundi ito ay tumutukoy sa masturbation. Oo mga kaibigan, ito ang isa sa mga kanta niya na kinagigiliwan ng mga kabataan ngayon. Kung ating mabasahin ang lyrics, "Crucified for the life I'm living, oh my hope I'm forgiven, going to hell, cause it feels like heaven, yeah. Speaking in tongues to release my demons, I can't help it, guess I'm a heathen, going to hell, cause it feels like heaven. If pleasure's wrong, cast me out like a sinner, I found myself with my two little fingers. My right hand has got me singing my praises, holy water and my spirit awakens. I'll show you the light, with all the lights off, I'll bring you to life. I'm a holy blank, I'm a holy blank." Mga kaibigan, isa itong karumal-tumal na kanta na sa pamamagitan ng content na ito, nais kong ipaalam sa iyo, o Kristiyano, tumindig tayo sa ating pakikibaka laban sa kasamaan. Dahil si Satanas ay gumagamit ng mga maimpluensya ng mga tao para linlangin at kalabanin ang ating mga desisyon na sundin ang ating Panginoong Diyos. Ito ang katotohanan na nangyayari ngayon sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya naman kung ating mapapansin, si Demi Lovato ay hindi kailanman niya mararanasan ang tunay na kaligayahan, not unless siya ay magpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Hebrews 12 verse 1-2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kaibigan, ito ang tunay na kaligayahan. Kung tayo ay nagpasakop sa ating Panginoong Diyos, tumakbo tayo ng may kagalakan at kalakasan na kahit na may mga pagsubok sa buhay na ito,
at huwag nating iiwanan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil inilantad na ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo na sa kanyang kamatayan sa krus at sa kahihiyan ng kanyang kamatayan dito, ipinakita niya ang lubos na pag-ibig sa iyo. Kaya naman, kaibigan, ikaw ay lumapit sa kanya ngayon. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo sa walang sawa po ninyong pag-aalaga sa amin. Salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo kami ng mga babala sa mga taong kumakalaban sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na ituon ang aming atensyon sa iyo at gabayan ang mga kaibigan po namin na nasa kadiliman na katulad na lamang ng singer na si Lovato. Nanawa ay makita niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa iyo at talikuran ang kasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.